Good morning, guys! Andito tayo sa maliit naming babuyan na kung saan magbibigay po ako ng konting kaalaman kung paano mamili ng tamang inahin. Una, diretso na tayo. Una, dapat tignan natin yung baboy kung ito ay talagang kaya niyang magbigay ng magandang anak pagdating ng araw ng kanyang panganganak. So, ito po yung ibibigay natin baboy, ipapakita natin baboy kung paano tignan yung mga signs. Kasi mayroon tayong kinukonsider na guide para malaman natin yung tamang inahin. Kung wala tayong tinatawag na F1. Ito po kasi ay hindi na F1 pero nakikita natin sa kanya yung magandang inahin. Una, natignan natin yung dede. Dapat ito ay pantay-pantay. At marami, dapat hindi bababa tayo sa 14 kung maaari. Ito po ay mayroon siyang dedeng 16 na pairs. So, ibig sabihin, sana siyang magandang inahin. Sign na yon. Pangalawa, yan, humiga na tuloy yung baboy ko. So, pangalawa, dapat yung paa. Kita nyo yung itong ito. Dapat, kapag hindi pa buntis, dapat ito lang yung nakalapat sa flooring o dun sa simento. Ito kasi, support ito kapag ito ay nagbubuntis. Ito na yung kasamang tumutulong. Kaya dapat, pag hindi buntis, ito muna. Erected na lang muna ito. Ano? Then, pangalawa, yung kanyang ari o yung vulva. Dapat ang vulva niya po, hindi tabingi, hindi rin yung yung parang nakatihaya para pag tumatae, hindi siya natatamaan. Ano po? Isang kinoconsider po yan. Malaking bagay po yun. Para hindi maiwasan po pag after ng panganganak, maiwasan po yung pagkakaroon po niya ng sakit. Then, pangatlo, dapat yung nanay ay yung history po niya maganda. Mula sa pinagmulan hanggang siya yung napili natin. Ano po? So, dapat malalaman mo yung history ng baboy. Yan po yung pagpipili ng mga guideline lang po na basic. Kumbaga, marami pang mga dahilan kung paano natin tignan yung tamang inahin. Pero yun po yung basic. And dadako naman tayo doon sa pagtuturok na kung saan dapat alam natin yung tamang pagtuturok sa baboy. Pangalauna, dapat alamin mo kung ano yung nilalagay po natin gamot o medisina o vitamins na baboy. Kasi mayroon po tayong kinoconsider, mayroon tayong tinatawag na intramuscular, mayroon din tayong tinatawag na subcutaneous, mayroon din tayong tinatawag na veins, o yung dito sa may ilaibuan, likod ng tainga, so, hanapin natin intravenous, vein po yon. So dapat alam natin yon para maiwasan natin yung maling pagtuturok. Then, kung intramuscular ang ginagamit natin, especially kapag antibacterial, antibiotic, ganyan, dapat alam mo yung gamot na ginagamit. Una, pinagtutulukan natin dapat dito sa mga muscles. Pwede rin sa pigi. Yan, ang intramuscular. Ngayon, pag sub-Q naman, ang ginagamit natin sa ibabaw ng ilalim ng balat, pwede po dito sa likod. Ito po, pwede tayo mag-inject dito ng sub-Q. Sub-Q po, ginagamit yan sa mga may allergy ng baboy. Yan. O, pwede rin yung mga ginagamit na just for example, yung ivermectin, pwede dito natin i-inject. Then, kapag naman sa intravenous, sa veins na yon, sa mga ugat, actually kung sa veins, pwede dito. May ugat kasi dito, yan yung mga to. Intravenous, ito. Pwede rin dito sa tainga kung makita mo yung ugat niya. Pero mas better dito. Yan, mayroon din dito sa jaw niya, silong niya, pero mahirap tingnan yan. So yan po yung dapat mga importanteng alamin po natin pag gamit ng mga injectable na treatment, dapat alam po natin. Ano ho? Yan, hanggang dyan lang po, salamat at magandang umaga po sa ating lahat.